Okay, so good morning. Our topic for today is about boxplot. Okay, so ano ba yung boxplot in statistics? So yung boxplot in statistics na ginagamit, so is a figure, a diagram. So pero bago tayo mag-move sa pag-discuss ng boxplot, alamin muna natin yung mga statistical measures na nakikita sa isang boxplot. Okay? So, yung first and foremost na statistical measure na makikita natin dun ay yung tinatawag na quartiles. So, ano ba yung quartiles? Quartiles are the division points when an ordered set of data is divided into 4 equal parts. So, kapag ang isang buo, inati daw natin sa 8 na equal parts. So yung division points na kailangan natin ay 3. So yung 3 na yon, yun yung first, second, and third quartile natin na tinatawag. So take note of the term ordered set of data. So ito daw yung division points sa isang ordered set of data. Pag sabi natin ordered set of data, naka-array na siya. Ibig sabihin, naka-arrange na siya from lowest to highest. Then, ipapartition mo lang siya ng 4. Okay po? So, ito yung general formula for computation of quartiles. So, QK, so that stands for the kung pang ilang quartile. Okay? So, kung first, so that would be 1. Kung second, 2. Kung third, ay di 3. Then, yung N is kung ilan lahat yung data natin or ilan lahat yung observation natin. Then, take note of this TH. Ang ibig sabihin po niyan ay yung ating quartile na makukompute dito, hindi pa yun yung value. Yun pa lang yung position nung quartile na ating ng data na kinukuha natin. Okay po. Let's try. Discuss muna natin yung tatlong iba't ibang klase ng quartiles or yung first, second, and third. So, pag sinabi natin first or lower quartile, Q1, it is a value that has approximately 25% of the observations below it and approximately 75% of the observations above it. So, ito yung parang pinaka-division nung lower 1/4 sa higher 3/4. Okay, so kapag ka sinabing nandun yung value sa first quartile, ibig sabihin nandun yung sa 1/4 na pinakamabababang value. Okay po. Then, yung formula natin, so ito, pinalitan lang natin yung K ng 1 kasi first quartile, Q1. So, this would be 1 over 4, so that's 0.25. Then, yun lang din yun. Okay po. Then, for the second quartile, ito naman daw yung value that has approximately 50% of the observations below its value. Siyempre, 50% din ang above its value. So, ibig sabihin ito ay parehas lang ng sa median. So, na-discuss na naman natin yung median doon sa measures of central tendency. So, yung formula naman natin dyan, so yung K magiging 2. So, 2 over 4, so that would be 0.5. And then, the last is what we call the third or the upper quartile, Q3. Ito naman daw yung value that has approximately 75% of the observation below its value. Ito mataas na pag nandun ka sa third quartile. Ibig sabihin, ikaw, yung value mo ay mas mataas sa 3/4 ng lahat ng data natin. Okay po? So, ibig sabihin, yung 3 dito, yung K natin dito, papalitan lang natin ng 3. So, 3 over 4, that would be 0.75. Okay? So, yun yung formula natin ng quartiles. Okay po? Then, yung interquartile range. So, ano naman yung interquartile range? So, obviously, this is the difference, range siya, nung dalawang quartile, last first and third quartile natin. Defined as the difference between the upper and the lower quartile values.
It is used as a measure of spread and variability in a data set. So, minsan kinocompute natin yung interquartile range para ma-determine natin kung gaano kakalat yung data natin, kung paano yung dispersion o variation ng data natin. So, yung simple na computation, simple na value na nagde-describe kasi ng kalat ng data is yung range. Pag range, maximum value minus minimum value lang yun. Kaya lang, minsan, naapektuhan yun ng outlier. So, mamaya, yung next natin kasi yung discussion ng outlier. So, kaya, ang kinoconsider na lang is yung yung lawak nung pinaka 50%, gitnang 50% ng data natin. Okay? So, yun yung interquartile range. So, yung formula natin doon is Q3 minus Q1. So, ano yung outlier? Sinasabi ko kanina. So, ito daw yung observation that lies outside the overall pattern of a distribution as defined by Moore and McCabe in 1999. So, mga pioneers yan sa statistics. Okay? So, sinasabi nila na pag yung outliers daw, yun daw yung observation o data or value na malayo or wala siya dun sa pinaka-pattern distribution. So, kung natatandaan nyo yung frequency histogram natin, so, pagka nag-construct tayo doon, makakakita tayo doon ng portion kung saan concentrated yung mga observations natin, saan madami yung frequency, di ba? Tapos, pagka merong value na sobrang layo doon sa mga data na mostly na-observed natin, yun yung tinatawag natin na outliers. So, mas makikita natin yan mamaya pag nidiscuss natin yung box plot. Okay po. And then, of course, the median. So, alam nyo naman yung median natin. Ano? Na-discuss na natin ito. So, ito daw yung middle observation wherein 50% ng data ay below it and 50% of the data is above it. Okay? So, para mas maunawa natin itong mga measures na ito, let's try to solve them in a simple given problem. So, sabi dito, the following data are the number of cycles to failure of aluminum test coupons subjected to repeated alternating stress at 21,000 PSI, 18 cycles per second. Ano? So, kung meron daw tayong ginagawang test sa isang aluminum coupon, ano? Tapos, ang ginagawa nating test na yun, repeatedly, isasubject natin siya sa stress na 21,000 PSI. Okay? Tapos, gagawin natin yun ng 18 times kada isang second. So, stress na yung aluminum natin nun. So, tapos, binibilang kung nakailang cycles ng application ng stress bago mag-fail yung aluminum natin. So, based doon sa ating mga test, so ito yung nakuha natin na data. Merong aluminum na after 1,115 bago nag-fail, cycles bago nag-fail. Meron naman po na, sorry, may natawag lang. So, yun, ano, yung ating, ito naman, 865 na cycles naman bago siya nag-fail. So, and yun. So, meron tayong 16 na values dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 2, 16. Ano? So, ang hinahanap natin, kung nagamit ang aking PowerPoint, yan, is yung, ilan nagdoble-doble na, find median Q1, Q3, and IQR. So, disregard nyo na lang itong median na ito. Okay? So, solution natin, ang una natin kailangan gawin bago tayo makapag-solve ay gawin muna natin itong ordered set of data. So, di ba pag ordered set of data, we have to arrange muna from highest to lowest. Okay? Or lowest to highest. So, yung lowest natin dito is 845. Okay? Then, 865. Then, 885.
Then 1,000, 1,015, 1,115, 1,223, 1,238, 1,310, 1,416, 1,501, 1,560, 1,594, 1,820, 2,023, and 2,130. Okay, so yung lowest natin is 845, ang highest natin is 2,130. Okay? So pag na-arrange na natin yung data from highest to lowest or from lowest to highest, pwede na tayong mag-solve ng median Q1 and Q3. So ito yun, kinopya ko lamang. So yung ating median would be, makita natin, 16 yung data natin, di ba? So, di ba yung median, yung middle value? So, kung even number yan, wala siyang pinaka-middle value. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung dalawang middle values and then take the average, di ba? So, sabi dyan, there is no middle value, therefore, median is the average of the 8th and the 9th observation. So, yung median natin dito, 18th plus 9th, over 2. So, 8 plus 9 over 2. So, yung 8 natin, ito yon, yung 1,238. And then, the 9th observation is 1,310 divided by 2. Therefore, our median is 1,274. Diba? Then, for the quartile, yung quartile naman natin, yung first quartile, Q1, so, ito yung formula natin na nabigay na kanina. So, yung N natin is 16. Sa substitute lang natin dito. Then, pag kinalkyo natin ito, 16 minus 1. So, that's 15 times 0.25 plus 1. That would be 4.75. Take note of the TH again. Ano? So, hindi pa ito yung value. Ito pa lang ay yung order. Kaya lang hindi siya sakto, hindi siya whole number. So, pag hindi siya whole number, kailangan nating mag-interpolate. So, yung interpolation na gagawin natin dyan would be yung fourth value plus 0.75 nung difference nung fourth at saka nung fifth observation. Yan. So, what would be fourth plus 0.75 times yung, di ba yung fourth, yung sunod minus yung fourth natin. Ano? So, that would be 1,000 plus 0.75 times 1,015 minus 1,000. So, pag inalkyo natin yan, ang value na makukuha natin ay 1,011.25. Okay? So, next naman natin is yung Q3. So, ito naman yung formula. Again, substitute lang natin yung 16 dun sa formula. So, that would be 16 minus 1, 15 times 0.75 plus 1 naman. So, 12.25 naman siya. So, yung 12 natin na observation, again, wala tayo, hindi siya whole number. So, kailangan ulit nating mag-interpolate. So, that would be 12 plus 0.25 ng difference ng 13th and 12. Okay? So, yung 13th and 12th natin, so that's 1,594 and 1,560. So, substitute lang natin, yung 12 is 1,560 plus 0.25 times 1,594 minus 1,560. So, the answer is 1,568.5. So, dito po ay, So, dito po ay makukuha natin yung interquartile range na yung difference ng Q3 and Q1. So 1,568.5 yung Q3 minus yung nakuha natin kanina na Q1, which is 1,011.25. So yun, and then this is the interquartile range. Okay? So but before again tayo pumunta sa box plot, try muna natin gawin siya using Excel. No, turuan ko na kayo sa Excel kung paano gumawa, mag-compute. May formula kasi dito. So, matik na nakakasolve tayo ng mga quartiles. Okay, and other statistical parameters.
Okay? So, yung una muna, kailangan lang nating i-type itong data natin doon sa ating Excel file. So, that would be 1115. So, hindi natin na kailangan na... Ay, ano ko lang to ha, para mas madali. Hindi na natin kailangan na i-arrange siya. Ano? So, although ang Excel naman ay kayang mag-arrange ng lowest to highest. So, I hope familiar na kayo doon. Yun yung sort function niya. Pero, in case na mag-start tayo, ay hindi na natin yun kailangang i-arrange pa. So, automatic na siya, natitreat na na naka-arrange. No, ganun kagaling. Pero, dati kung natatandaan nyo, pag mano-mano, kinakailangan natin i-arrange siya. Kanina kasi dahil ko konti lang yung data natin, hindi na tayo nag-stem and leaf diagram. Pero kung natatandaan nyo noon, yung stem and leaf diagram natin, yun yung technique na ginagamit natin para madali tayong makapag-arrange ng data from lowest to highest. So, yan, na-type ko na. I-maximize ko lang siya. So, ito ay cycles. Ano? Para lang magandang tingnan. So, yan. So, ang gagawin natin ay kukunin natin yung mga statistical measures ng data natin na ito. So, pag gagamit kayo ng sa Excel ng statistical analysis, so, mas maganda na ang gagawin nyo, i-activate nyo muna yung statistical tool pack niya. So, minsan kasi sa Excel, hindi pa siya activated, pero nandun na siya. So, ang gagawin nyo lang ay, i-click nyo yung options, tapos, click nyo yung add-ins, tapos makikita nyo yung Excel add-ins, manage, i-go lang. Tapos ito yung usually hindi naka-click yung analysis tool pack. So, i-click nyo lang yon and then okay. So, pagka na-click nyo yon, matik yung Excel nyo, activated na yung analysis tool pack nya. Okay? So, click para makapag-analysis tayo. So, punta kayo sa data. Then, data analysis. So, pupunta tayo sa, makikita nyo yung mga analysis tools na pwede. ANOVA, correlation, covariance, histogram, Fourier analysis, So, kung medyo, nagsisimula pa lang kayo sa stat, okay itong gamitin, So, yung click natin yung descriptive stats, kasi yung iba hindi pa natin dyan nagagawa, So, yung descriptive stats natin, i-click lang natin. Okay. Tapos, pipili tayo ng range. So, ito yung range na dito sa input range. Nakalagay na kasi nakapagawa na ako. Anari, wala pa siyang nakalagay. I-click nyo lang to. Ayan, kasi itong column na to yung gagawa natin, diba? Tapos, ito, i-check nyo yung labels in first row, then yung output range, kung saan nyo gustong ilagay. So, pwede dito, pwede dito, dun saan nyo gusto i-display. Tapos, pipili kayo sa mga to kung alin yung ilalagay nyo. So, i-check nyo lang dyan. Pero, ang atin lang ilalagay ay yung summary statistics. So, okay lang siya. Aha, okay, wait lang. Kasi nakasama yung cycles. Adjust ko na lang ito. Sorry. Pwede naman na ito. Tapos hanggang baba. Yan. Ano ba yun? Dumubli-dubli na yata. Yan. Alam niyo yung dollar sign dyan? So, yun yung ginagamit para hindi pagka lumilipat ka ng column, yung formula mo, hindi nagbabago ng reference. So, di ba pag sa Excel, nagbabago siya ng reference. Mamaya papakita ko sa inyo sa quartile.
Okay? So, i-click na lang muna natin to okay. Magkaroon ng 1115 doon. Aha, kulang yung data natin. Ah, kasi yung 1115, yung naging, ano niya, wait lang. Edit natin. Statistics. Kailangan natin to. Mula dito, kasi yun yung pinaka-label. Auto-operate, okay. Yan. Yan. So, yung cycles natin. So, yan siya. Ano? So, count. Tingnan nyo, 16 yung count. Kasi, ibig sabihin, 16 yung data natin kanina. Nakita ko dito, 15. Tapos, yung pinaka-label is 1115. Okay? So, eto ngayon, yung mga statistical measures. Ano? So, yung count. So, kung ilan yung data. So, dito, makikita nyo kung may na-miss kayong i-type. Kung alam niyo yung total number of observations natin, ano? Tapos ito yung na-solve natin na median, yung 1274 kanina. Ito siya, 'di ba, yung median. Tapos sum, tinotal lang ito, yung maximum to 130, ito siya, tapos yung minimum natin is 845. Yung range, yung difference between this maximum and minimum value. Range ito. Iba pa yung interquartile range. So, dito wala yung quartile. Yung skewness, kurtosis, hindi pa natin yan na-discuss. Pero yung variance tsaka standard deviation, na-discuss na natin yan. So, ito yun. Automatic yun siya nagko-compute. Yung mode dito is NA kasi kung makikita nyo, wala tayo ditong data na naulit. Magkakaiba lahat ng data natin kaya wala siyang mode. Then, the median is 1274. So, hindi pa natin na-discuss yung standard error. Yung mean, alam nyo naman pag-compute total lang, tapos divide by 16. Okay po? So, paano naman yung quartile? So, pwede din tayong mag-compute. May formula din yung Excel for quartile para matik na siya. Q1, Q3 na lang. Kasi yung Q2 naman, yun din yung median. Then, DIQR. Okay? Yung formula would be equal to quartile. Tapos, iseselect nyo lang yung data na pag-aanuhan ng quartile. Yan. Tapos, pipili kayo kung anong quartile yung kukunin nyo. 1, 2, 3, 4, or 0. So, 1, 2, 3 lang talaga yung quartiles. Yung 0 is the minimum value. Yung 4 is the maximum. So, 1 ang pipiliin natin. Okay. So, yan. Yung 1011.25. So, diba yun yung na-compute natin dito. 1011.25. Then, yung next natin would be yung Q3 natin. So, diba, usually, mahilig tayo kakapit tayo ng formula. Ctrl-C, Ctrl-V na lang. Napagka, kaya, pala, idinadrag lang natin, diba, pag Excel. Pag same lang naman yung formula. Kaya lang, dito, tingnan nyo ha, yung B, kasi ito, yung data natin ay nasa B3, yan, B3 hanggang B18. Diba pagka dito, anong nangyayari? Naging B4, B19 siya. So, na-adjust kapag inililipat natin, eh, hindi naman nag-adjust yung data natin. Yun yung sinasabi ko sa inyo na essence nung dollar sign. So, pag naglagay ka dyan ng dollar sign, hindi yan magwabago. Yun lagi yung reference mo na data. Yan. So, in-edit mo. 1011.25. So, that pag drinag natin siya, pababa, yan. O, tita nyo, hindi nagbago. Ano? So, 1,000... Ay, ito pa rin B3 to B18. Kaya lang Q1 pa rin yun. Kailangan natin ay Q3. So, para ito na lang ang i-edit natin. Ano? Yun. Tapos, yung interquartile range ay di equal lang siya sa difference ni Q3 minus Q1.
then enter. So, ito yung magiging interquartile range natin. So, check pala natin yung Q3 natin. That's 1568.5. Ayun, 1568.5. Tapos yung IQR natin is 557.25. Ayan. Okay, so marunong na kayong gumamit ng stat, basic stat, descriptive stat sa Excel. Okay, hopefully magamit nyo yan in the future. Okay, so yung next naman natin, so definition na tayo ng sa boxplot. Ano ba yung boxplot? So the boxplot is a graphical display that simultaneously describes several important features of a data set such as center, spread, departure from symmetry, and identification of unusual observations or yung tinatawag natin na outliers, yung discuss natin kanina. So, ito yung itsura ng box plot. Okay? So, kaya siya tinawag na box plot. So, meron tayo ditong parang rectangular box kung saan yung pinakagilid niya, yun yung first quartile daw natin. Then, yung line in between sa gitna, yun yung second quartile. Hindi siya laging gitna, ha? So, depende yun sa value. Okay, then ito naman yung ating third quartile. Basta in between the first quartile and the third quartile, that is the second quartile, yung vertical line natin. Actually, yung box plot natin, pwede siyang vertical tsaka horizontal. Mamaya, meron tayong sample na vertical na box plot. Ito kasi horizontal yung box plot. Okay? So, dito, okay na itong sa pinaka-box natin. Ano? So, yung susunod natin is yung whisker. So, ito, yung whisker natin. Ito at saka ito. Yan yung tinatawag natin na whisker. Pag sinabi daw na whisker, ano? So, a line or whisker extends from each end of the box. So, mula sa bawat end ng box, yun yung whisker natin. Line, ano? Kung saan, the lower whisker is a line from the first quartile to the smallest point within 1.5 interquartile range. So, bali ang mayayari nun, kukumpute nyo yung interquartile range. Diba kanina, nakikumpute na yung interquartile range. Itatimes mo yun ng 1.5. Tapos, i-add mo yun dun sa first quartile. So, titingnan mo kung alin yung sasakupin nun. Tapos, ano yung pinaka-minimum value doon. Okay? So, mamaya may kita nyo pagka nag-example tayo. No? So, dito naman, yung isa, yung upper whisker, ito yung upper whisker, mag-extend naman siya daw sa from the third quartile, which is yung end sa right nung ating box. Tapos, papunta sa largest naman, largest data point within 1.5 interquartile range din. So, yung pinaka, kukumputin mo ulit yung interquartile range times 1.5, i-add mo yun dun sa value ng third quartile. So, hanggang dun, yung whisker natin. Pero, titingnan mo kung alin yung maximum value dun sa data. Okay? Then, the next is yung mga data from farther pa, data farther from the box than the whiskers are plotted as individual points. Ito yung, tinatawag natin na outliers. Ano? Now, meron pang tinatawag na outlier tsaka extreme outlier. Sabi dyan, a point beyond a whisker, so yung lampas pa sa whisker, but less than three interquartile range from the box edge is called an outlier. So, di ba yung kung nandito siya sa within 1.5 ng IQR, sakop pa siya ng whisker. Kaya dito nagkataon, kasi na hindi pantay sila, ano, yung ating whisker. Kasi po, dito, yung data natin na mababa, ano,
Yung within dun sa sakop dapat ng whisker, which is 1.5 IQR from the first quartile, ito na yung pinakamababang value niya. Pero, merong lumampas pa sa 1.5 IQR. So, yun yung within dapat, ano, less than the 3 interquartile range, or lampas lang siya ng 1.5 IQR, pero hindi siya lalampas sa 3 IQR, kasi ito 1.5 plus 1.53. So, mula dito hanggang doon, pag mula dito hanggang dito lang yung value niya, pasok pa siya sa whisker. Dito mas mahaba yung whisker niya. Sabihin, maraming values tayo, yung pinaka-maximum value na lalampas doon sa ating IQR, ano, within 1.5 IQR from the third quartile, mataas. Ito naman, medyo mababa lang, hindi siya masyadong mababa yung outlier. Pero meron tayong ilang points dito na lumampas pa ng 1.5 IQR from the first quartile. So, ito yung outliers. Okay? Tapos, meron pa tayong ditong isang point na lampas pa ng 3 interquartile range from the edge ng ating box. So, yun yung tinatawag natin na extreme outlier. Okay? So, mag-sample interpretation tayo. So, kunwari, ito yung ating box plot. Ano yung pwede nating masabi from this box plot? So, yung kanyang median. So, ito yung kanyang first quartile. So, kung ari is 100 to 150, siguro nasa 140. Diba? Tapos, yung kanyang third quartile ito. So, kung ito ay 50 ang different, 50. So, siguro mga nasa 180 yung Q3 natin. Then, our median value is this one. Ano, so siguro nasa 165 yung value ng ating, or 160 yung value ng ating median. Okay, kung mapapansin natin, halos pantay yung hati, yung median natin parang nasa gitna nung ating quartile 1, Q1 and Q3. So, ibig sabihin parang asymmetrical yung distribution natin. Almost normal distribution ito. Ano po? Tapos, yung whisker natin, yung length din ng whisker natin, halos pantay din. Ibig sabihin yung layo ng minimum value within 1.5 interquartile range doon sa ating Q1, high, parehas din ang difference nung maximum value natin. Ano, from the third quartile. Okay? Tapos, meron tayo ditong outliers. Dalawang outlier dito, dalawang outlier din dito. So, pwede nating masabi dito na almost yung ating distribution ay normal. Ano? So, sabi dito, these box plots indicate that the distribution of compressive strength, ito kasi ay, ano, yung data natin ay compressive strength ng isang material, is fairly symmetric around the central value. Symmetric siya kasi magkamukha halos. Dito yung pinaka-middle value natin, yung central value natin na median. So, ito ay kamukha rin ng nandito. Because the left and right whiskers and the length of the left and right boxes around the median are about the same. And at the same time, there are also two mild outliers on either end of the data. Okay? So, another sample interpretation natin, ito naman. Ito yung sasabi ko sa inyo na pwede rin na vertical ang ating box plot. So, tatlo itong box plot natin. So, the figure shows the comparative box plots for a manufacturing quality index. So, quality index siya on semiconductor devices at 3 manufacturing plants. So, meron daw 3 manufacturing plants. So, ito yung quality index ng mga products na kanilang So, plant 1, plant 2, plant 3. So, ano yung pwede nating maging interpretation dito? Ano? So, may kita na daw naman natin dito
The inspection of this display reveals that there is too much variability at plant 2. So, bakit too much variability? Kung makita nyo ang lawak ng range niya, ano, ng ating range. So, ito yung interquartile range mula dito hanggang dito. Okay? Tapos, kung kukunin natin yung data hanggang lampas ng 1.5 QR, sorry, 1.5 QR from our Q1, ito yung Q1 natin, 80. So, yung ating median is, kasi ito 80, DR 82, 84, 86, around 88 ang median niya. Tapos, ang pinakamataas niyang quality index ay 96 sa Q3. Okay? So, ngayon, within 1.5 IQR, yung lowest value natin, data natin is nasa about 73. Then, dito naman sa mataas natin is 110. So, ang lapad nung, back, nung ating box plot. Okay? So, dito, medyo hindi ganun kalaki yung variation at saka dito. Kaya sinasabi dito na there is too much variability at plant 2. Ibig sabihin, pagka masyadong variable yung quality index, minsan okay, minsan hindi. Ibig sabihin, hindi stable yung nagiging output sa plant 2. Okay? Tapos, ano pa, may kita natin yung median natin dito. Dito yung median natin, nasa 88. Siguro ito, 86 o 87. Ano? Mababa. Kamantalang ang median ng quality index sa plant 1 natin ay 246. Siguro nasa 106. So, parang bakit? Ano, dyan ka, kailangan mong i-check ngayon yung process dito. Kasi, tatlong plant yan, kung isa naman yung semiconductor company. So, dapat kung ano yung practice na ginagawa dito, supposedly, yun din yung practice sa plant 2 and plant 3. Ngayon, kung makita natin dito from this data, bakit mababa yung median value natin? O yung mga quality index natin sa plant 2 and plant 3. So, kailangan natin yung i-check. Ano, sabi dyan, plants 2 and 3 need to raise their quality index performance. Okay? So, yung variability naman dito sa dalawa is okay lang kasi hindi ganun kalapad yung kanilang plot. Dito, ang laki talaga ng variation. So, double check pa talaga sa plant 2. Okay? Pero pareha silang kailangang mag- improve. Okay po. So, yun po yung sample interpretations ng box plot. Okay? Next natin is paano ba mag-construct ng box plot? So, gamit din ang Excel. Okay? So, sabi dito, ang example natin daw is from an article in the Transactions of the Institutions of Chemical Engineers. So, ito daw, meron daw tayong reported data from an experiment investigating the effect of several process variables on the vapor phase oxidation of naphthalene. A sample of the percentage mole conversion of naphthalene to malic anhydride follows. Ano? So, ito yung mga data natin, yung mole conversion daw ng naphthalene to malic anhydride. So, pinapakompute sa atin ang mean, yung variance, standard deviation, and then we are asked to construct a box plot. So, ang gagamitin na lang natin dito ay yung Excel. Okay? So, paano gagawin? Hindi katulad nung ginawa natin kanina. Okay? So, exit na muna natin ito. So, balik tayo sa Excel. Actually, tinype ko na yung data. Ito yung data natin na given doon sa ating problem. Ano? So, yan. Para madali. Yan yung 4.2, 4.7, and so on. Okay po. So, ito na. So, dun ulit tayo sa data analysis. Para compute na yung mean, standard deviation, variance and standard deviation. So, okay lang.
Then, yung range natin, babaguhin natin ito ngayon. Ito yan. Kanina kasi naglagay ako dun ng space, kaya nagkaroon ng problema. Ano yung sa range natin. So, tapos sa ating position na paglalagyan ng analysis natin, dito tayo. Okay? So, okay lang natin. Yan na. Imbas na siya. Diba? Bongga. Okay, yan. So, ito na yung mean. Yung mean natin dyan is 4. And then, our standard deviation is 0.931 and the variance is 0.866. So, paano naman ngayon gumawa ng box plot? Okay? So, computein mo natin yung Q1, Q3, and IQR, ha? So, katulad ng ginawa natin kanina, Q1 would be equal to quartile. Tapos, ito, then, ito, mula dito. Pagka kasi yung sa descriptive stat, sa data analysis, kasama yung pinaka-label. Ano, kaya yung buo kanina. Ito, pagka naman yung first row, yun yung kinoconsider niyang label. Pero pag sa quartile, kailangan yung data lang talaga. So, again, hindi natin kailangan i-arrange siya from highest to lowest. So, kaya niya nang i-arrange yun by itself. Tapos, comma, Q1 yung kailangan nating makuha. Ano? Pero, lagyan na natin ng dollar sign dito para hindi nag-iibo yung reference cells natin ng data. Okay? Then, enter. Then, for Q3 pala. So, kopya na lang natin to. Ctrl-C, Ctrl-V, or pwedeng i-drag down, sorry. Then, ito palitan po lang ng 3. Okay, then, yung IQR ko would be dun sa difference ng dalawa. Yan. Okay? Then, saka ko gawin yung box plot ko. Yung box plot ko, talang kayo dun sa insert. Tapos, ito, may kita nyo, i-statistics chart. So, kiklik nyo lang yung statistic chart. Ay, kailangan nyo muna palang i-highlight yung data. So, i-click nyo yung data. Then, statistics chart. Tapos, ito. Yan. Yan yung box plot. Okay? O, pwede nyo na lang itong i-edit. Mole conversion. Isa lang yan. Actually, pwedeng marami. Kung marami tayong columns, pwede tayong maglagay ng maraming box plot na sabay-sabay. Ano? So, dito, kung makikita natin, yung mid value natin, ayun, kita nyo ba yung line? I hope kita nyo. Yung line, lampas ng konti sa 1. Kasi yung median natin, 4.1. Diba? Tapos yung Q1 natin, ito yung 3. Lampas naman din siya ng konti sa 3. Kasi 3.25 dapat. Kaya lang dito kasi 3.15 yung ano niya. Okay. Aha. Tapos, lampas ng konti. Ano? Then, yun namang sa Q3 natin, 4.8. So, ayun, lampas ng 4. Okay, lampas ng 4, malapit na sa 5. Yun yung 4.8 natin, yun yung Q3. Tapos, ito yung interquartile range natin. Tapos, ito yung whisker. Tingnan nyo ha, di ba yung whisker natin ay 1.5 ng IQR? So, yung 1.55... So, equals lang natin 1.5 times nung ating IQR. So, 2.325. So, kung i-add natin sa Q1, okay, so 2.325
So, sum lang nila. Yeah, sorry. Shape. Ay. Auto-sum na nga lang. Yun. No. So, 5.575. So, 2 point... Sorry. Yan. Tapos, auto-sum ko din. So, ibig sabihin, ang titingnan mo, yung value hanggang 5.575. So, ano ba yung... ay, hindi. Teka lang. Minus dapat ito. Sorry. Kasi Q1 sa pababa. Diba? So, minus dapat ito. Hindi siya sum. Sorry. So, this would be dapat I Q1 minus ito. Ayan. 0.925. So, sa kikititingnan natin dito, alin yung pasok mula 0.925 hanggang 3.25. Ito yung pinakamababang value. So, may kita naman natin dito, ano ba yung pinakamababang value? 2. Pasok pa siya doon. So, kaya iyon yun. Yun yung minimum value within 1.5 IQR from our Q1. Sana nag-gets nyo. Ano? So, kasi... kung merong value tayo dyan na 1 pa, pasok pa rin siya doon sa whisker natin. O hanggang 0.925 dapat. Kaya lang ang values kasi natin ay 2. So, yun na yung minimum value. Okay? Tapos dito naman, ito ay sadyang plus kasi pataas naman tayo from the Q3. So, 7.125. Titingnan nyo yung values kung may, ano yung maximum hanggang 7.125. So, dito wala namang umabot ng 7. Ang pinaka-highest nga natin, 5.2 lang. Kaya, ito na yung dulo nung ating whisker. Hanggang 5.2 lang siya. Okay po? Tapos, wala tayong nakikitang outlier. Kasi yung outlier natin, yung lalampas pa dapat dito. Yung mas mababa pa sa 0.925. At saka yung mas... mataas pa sa 7.125, hindi ka wala naman. Okay? So, kung magkaganon, try natin kung makakapag-plot din siya ng outlier, ha? So, sige, maglalagay ako dito, kunwari, ng 8. No? So, yung 8 kasi lalampas na yun sa ating 1.5 IQR from Q3. Tsaka magdadagdag din ako nung mas mababa naman sa 0.95, kunwari ay 0.5. Okay? Tapos yun ang gawa natin ng box plot. So, pag ginawa natin yun, insert ulit tayo dito. Insert. Tapos, insert statistic chart. Ay, kailangan natin munang i-highlight yung data. Sorry. Highlight yung data. Tapos, eto siya. Yan. Ito yun. Ay, ito. Nakita nyo na yung ano. Nakita nyo ngayon dyan yung outlier natin na 8. Ano? So, kaya lang dito kasi nagbago. Bago, ano yan. Para may natin dito ilang. Kasi magbabago rin dyan yung mga ano natin eh. Magbabago din yung ating mga min-median dyan. So, tingnan lang natin. Copy ko na lang to sa other sheet. Gusto ko lang kasing mag-exhibit sa inyo yung pag ano ng outliers. Okay. So, lagyan ko ng outlier. Sagad ko na kunwari sa 10. Tapos sa kunwari 0.2. Okay? So, tingnan natin.
Kumpyutin ulit natin yung ating descriptive stat. So, dito ulit tayo sa data analysis. Then, descriptive stat. Okay. So, napasok naman siya ang output range. Okay. Yan. Then, yung quartiles natin, Q1, Q3, then IQR, tapos, so equal, quartile, tapos, yung array natin, sorry, ito, hanggang dito, yan, tapos 1, tapos yan na siya, no? So lalagyan ko lang to ng dollar sign para hindi siya mag-a-adjust. Enter, then yan ako lang to, gawin ko lang tong 3 para sa Q3, yan, then equals ito, minus ito. Then, ito naman, control C ko na lang. Hindi, tapos yung 1.5 IQR natin would be equals dito. Dahil sa pababayan, so minus tayo. Tapos equals dito. Sa pataas naman tayo. Okay? So, sige. Plot, kunin na natin yung box plot. Select lang natin to. Then, sa insert tayo. Ito, then box plot. Ayan. Ayan. Lumabas na yung ating mga outliers. So, check ulit natin. Ano? Yung median natin, 4.1 pa rin. Okay? So, medyo maliit lang yung ating pag-stretch ko lang para makita natin ng ayos. So, kita nyo, no? Hindi naman siya sakto sa 4. So, medyo lang pa siya ng 1. So, yun yung 4.1 nga natin. Ano, kasi yun yung median pa rin. Ang median pa rin natin is 4.1. Kasi ang median, hindi siya affected ng outlier. Okay? Tapos, yung Q1 natin, tsaka yung Q3, ganun pa rin. Kasi hindi rin siya affected ng outlier. Pero, kung makita nyo, ang nagbago yung mean. Yung mean natin ngayon, naging 4.1. Kanina yung mean natin, 4. Kasi affected siya ng outlier. Okay? So, kaya pagka may mga outliers tayo, so instead na mean yung ginagamit na measure ng central tendency, yung median yung ginagamit. And this time, may mode tayo 4.7. Ano? So, ang count natin 22 kasi nagdagdag tayo ng dalawang item. Kanina 20 lang siya. Okay po. Yan. Aha, yung ating IQ, Q1, 3.15. So, ito kasi 2 to 4 eh. So, dito yung ano natin, yung pinakababa natin. So, approximately 3.15. Dapat yan. Then, yung Q3 naman natin is 4.8. Kasi yung ano natin dito eh. By 2s kasi. Anyway, pwede nyo pa yung i-edit. Ano, yung ating mga in-between dito sa data. Okay? Tapos, pagkatapos nun, makikita natin yung 1.5 IQR hanggang 1.5. So, titingnan natin yung value na hanggang 1, pinakamababa hanggang 1.5. Kaso, wala namang hanggang 1.52 lang. So, kaya, dito, yung whisker natin hanggang 2 pa rin. Tapos, yung pinaka mataas naman hanggang 6.45. Kaso wala tayong umabot dyan ng 6. Ang highest natin is 5.2. So, ito yung 5.2. Kumbaga. Ano? Tapos, yun, ito na yung
yung data na lampas ng within 1.5 IQR kasi nga meron tayong value na inilagay dito na 0.2. Ano? So, ito yun. Yung 0.2. Lampas na siya sa whisker kasi lampas na siya sa within 1.5 na IQR. Tapos, yung 10 natin, ito siya. So, lampas na rin siya sa whisker. Okay? So, ganun lang po. Anong makikita natin dito? So, hindi naman masyadong kalat yung data natin, yung dispersion ng ating data. Yun nga lang, meron tayong dalawang outliers na pwedeng i-check na lang nung, kunwari, sa engineering and measurement. Hahanapin mo, asan, ano yung na iimbestigahan mo yung process na ginawa nung i-measure itong ating dalawang outlier na ito. Tapos, i-check mo ngayon yan. Ano bang nangyari? Anong irregularity? Bakit nagkaroon tayo ng ganung klase na outlier? Okay po. So, kung para mas maunahan nyo, kunwari sa exam, ano? So, ganito yung naging box plot natin. Ala, ang daming okay naman na data. Ito, karamihan nandito yung scores. Okay? Tapos biglang merong ang taas, tsaka meron namang sobrang baba. Yun yung interpretation. Pero pag sa engineering, edi dun sa process nga, ang obserbahan mo yun, yung process na nakuha mo yung measurement na ganun. Okay, so that would be all for the box plot. Thank you very much. I hope that you learned again today.